Samantala, pino na naman po ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers dahil sa kawalan daw po ng malinaw na timeline hinggil sa pag-aayos ng hindi pa mga nababayarang sahod ng nasa 10,000 OFW sa bansang Saudi Arabia. Sa pulong ng Congressional Oversight Committee on Migrant Workers nitong Huwebes, humingi si Tulfo ng paglilinaw kay DMW Secretary Susan Ople patungkol po sa kalagayan o status ng pondo para sa pagbabayad ng outstanding wage claims ng mga OFW na hawak ng Saudi Ministry of Finance. Binanggit din ni DMW Acting Secretary Bernard Olalia na tiniyak ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman na mapoproseso ang mga claim. Ngunit hindi daw siya makapagbibigay ng isang tiyak na petsa. Gayunpaman, ipinahiwatig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na sa unang bahagi ng taong ito ipinarating nila na hindi raw makatotohanan ang pag-asa sa agarang pagbabayad para sa mga claim na ito. Ani Tulfo, maraming mga OFW na raw ang sabik sa pag-claim na mga hindi pa nababayarang sahod. Subalit magpahanggang ngayon raw ay hindi pa rin ito na isa sa katuparan. Sinabi ni Tulfo na hindi dapat gumawa ng mga maagang mga pahayag si DMW Secretary Susan Ople na nagbigay ng maling pag-asa sa mga OFW. Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, na mismong sinabi nito na mismong si Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ang nagtalaga sa kanya ng unpaid claims at iba pang kaugnay na pag-angkin ng humigit kumulang 14,000 OFW na natanggal sa trabaho sa Saudi Arabia sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay kasalukuyan ng pinoproseso.